What's up mga Chris, mga aunties? Welcome back sa akin channel. This is Chris Alan. At ngayong araw, papanoodin natin yung music video or music video ng theme song ng the most awaited adaptation ng Baldur's 5, which is Baldur's 5 Legacy. So, bago natin ituloy muna, kahapon nagkaroon ng how you call it, press screening or press screening at media conference para to sa pagpapalabas ng Baldur's 5 sa sinehan, and I think today is the premiere, yung unang araw ng pagpapalabas ng telecast, and alam niyo naman na isa ako sa mga fans ng Baldur's 5, so I grew up with Baldur's 5, even though medyo later lang napanood ko yung mga around nung 90s nung pinalabas uli ng GMA yung Baldur's 5. So, hindi ko na ito patatagalin pa. Excited na ako mapakinggan yung music video at yung bagong version ng Japanese theme song nitong Baldur's 5 na kakantahin ni Julian San Jose. So, with no further ado, let's watch this video and let's go! Let's vote! Okay, there you go. Napanood natin yung music video kung saan kinanta yung Japanese theme song ng Baldur's 5 Legacy, which is kinanta nga ni Julian San Jose. And to be honest with you, namangha ako. Sobrang namangha ako. I never expected na
ganun kaganda yung pagkaka-interpret or pagkakanta ni Julian San Jose doon sa kantang Japanese song. Especially, it's a Japanese song. So, actually, akala ko nga magiging Filipino Filipino translated song yon, pero hindi. Kinanta pa rin nila in Japanese and it sounded very, very good. Actually, halos pantay lang sila ng original song or original, yeah, original song nun sa itong revival ng song, diba? Actually, halos, habang pinapakinggan mo yung song, halos kuhang-kuha ni Julian yung mga, as in, yung mga how it was sung, diba? Kuhang-kuha niya, and even the mga words, dinatry kong intindihin, pero talagang wala kang papakinggan na parang mali ang pakakasabi. Even though wala akong idea sa Japanese words, diba? Or, yeah. Pero, legit yung pagkakarinig mo sa mga songs na, ay sa mga lyrics niya na parang nasasabi na properly or na, yeah, nasasabi properly ni Julian mga Japanese words. So, ang galing, ang nakaka, hindi man siya yung super nostalgic tulad ng original song niya, yung talagang yung Japanese singer ang kumanta. But still, nandun pa rin yung feeling at hindi natatanggal. Lalo na kung ikaw ay isang Voltes 5 legacy, ay Voltes 5 fan, kagaya ko. Even though, iba yung kumanta, Pinoy yung kumanta, I can still feel yung pagiging nostalgic ng song, diba? And, ang sarap lang na walang binago ng GMA, walang binago ni Direct Mark pagdating sa song. So, congrats for that, kasi yun ang maganda eh, kasi nakilala yung Voltes 5 2 sa song na yun, yung original song na yun. And if ever man may plan yung GMA na gawan ng Tagalog version, okay lang sa akin, pero basta hindi nila tatanggalin yung itong version ni Julian, kasi ang sarap pakinggan, ang sarap pa rin pakinggan kahit iba hindi yung Japanese mismo. As in, parang ewan, parang hindi nung pinakinggan ko talaga, parang hindi ko maiisip na Pinoy kumanta, diba? Hindi ko maiisip na si Julian pala yung kumanta nung yung bagong version, diba? And I'm looking forward na yung closing na song naman ng Voltes 5 iparinig rin ng GMA, kasi isa rin maganda yun, maganda rin yun. Masyadong taon ito, sikat pareho yung opening sa itong kinanta ni Julian is the opening song nung animated series. So I hope sana kawan na rin nilang version yung closing version, diba? And I hope, diba, kasi pareho siyang maganda, parehong nakaka, as in, bumabalis pagkabata yun talaga kapag pinapakinggan mo yung song na yun eh. It reminded us yung pagiging bata natin. Now, doon naman sa music video or trailer, marami tayong nakita ng bagong footages doon sa trailer. Especially yung pinakita niya yung part nung may mga scenes na yung nasa part siya nung doon sa may daigdig ni nung tatay ni na yung may sungay bonsenya, di ba? So nakita natin yung nagkaroon tayong konting glimpse to sa storyline nung tatay, di ba? And ang ganda lang, wala eh, ang hirap isipin na nagawa ng GMA yon, di ba, na adapt nila yung animated series na yan into live action. So, ang galing talaga, ang galing. Even though mayroon pa rin akong konting issues dun sa trailer na yon, pero even though na-explain na rin ng director at ng kung sino mang involved sa series about dun sa mga ibang issues na nakikita ko, mas na-appreciate ko naman siya ngayon, kasi nga, for what they even though I see it parang, kasi ang taas ng expectation ko eh. Until now, matas pa rin ang expectation ko sa, pero sa series na yan, pero na-explain na nga ng GMA, na-explain na ni Mark Direct Mark yung
yung bakit ganito yung mga kinalabas na, di ba, na instead of yung mga in-expect natin. So, na-appreciate ko naman. Siguro ang isa lang talagang bitik masabi ngayon na hindi na-explain ni Direk Mark ay use action scene. Medyo, hindi lang ako ganun ka-happy sa action scene nila. Or maybe it's a trailer lang, pero tignan natin sa kapag nagpalabas na sa TV yun, di ba, by May 8th, kung yung fight scenes are better. Pero okay yung, pero pasado sa akin yung fighting ng robot, di ba? Ang galing yung movement niya, na para kang nakaanunod ng animated series, di ba? Ang galing, ang ganda yung move, galaw-galaw. Pero yun nga lang, ito sa pagdating sa mga tao, medyo, sa mga actors, medyo nakukulangan ako. Pero again, hindi ko naman kinuklose yung pintuan ko regarding that. Kasi I'm sure baka mas maganda makikita natin sa series mismo kung naipalabas na. So ngayon trailer lang yun. Siguro yung how they edit the trailer. Kaya nagmukhang parang hindi ka ano matanda. Pero everything was perfect parang for me. I mean, doon may mga nagsasabi. Pero sa akin, perfect na sa akin to. I think this is the best TV series so far when it comes to CGI. Diba, ang dami na, and mayroon nga nauna ng buwa ng heavily CGI na series, pero they failed, nagmukha silang 90s and early 20s series, gano'n, diba? So, hindi ko napapangkit yung pangalan ng series niya, pero I'm sure kilala naman ninyo yun, diba? It's an adaptation na rin, mula sa comics naman. So, again, congrats sa GMA, congrats sa Direk Mark, congrats sa lahat ng cast and crew and staff kasi it was very, very, very beautiful. And ang magtatalunan na lang natin dito, yung storyline niya, kung paano magiging tagbo ng storyline. Kasi kung paano natin minahal yung storyline ng animated series, I hope sana ganun din natin minahal storyline, di ba? Nung series, di ba? And ang worry ko lang to storyline is baka medyo magka ganun-ganon. Kasi yung trial ginawa ni Direk Mark to sa si Book 2, ay hindi Book 2, yung remake nung Encantadia, eh medyo nalito ako kundi sa storyline niya. So I hope sana walang, I hope this one yung dire-direct rin siya. So I think na ginaid naman sila ng Toei Company, so there's nothing wrong, so there's nothing to worry about it, diba? So yun, so again, ganda ng song, ang ganda yung paka-interpret or paka-interpret ni Julian San Jose to sa song, which is, ano yung paka, No Vota pa yun? Yeah, No Vota, something like that. Yung title, I'm not sure kung tama yun. So, yun, sobrang nostalgic. Then, to sa trailer na ginamit, natuwa ko sa mga scenes, na bagong scenes na kita ko. So, yun. So, 1 week na ipapalabas itong Voltes 5 sa Sinihan. So, from April 19 to April 25. So, sana panoorin nyo. And kung gusto nyo makaroon ng first hand experience dun sa Voltes 5, kasi I heard yung ipinalabas sa Sinihan is parang first week nung ipapalabas sa TV. So parang yung una, so parang yung origin siguro ng kwento, tapos sa kanila itutuloy, diba? So ayun, so again, excited ako na mapanood to sa TV kasi walang SM dito sa amin. So kasi sa SM lang din papalabas yung Voltes 5 Legacy, so hintayin ko na lang. So isang week lang naman eh, or 1 or 2 weeks bago natin mapanood sa TV yung Voltes 5 Legacy. So again, Thank you very much to GMA for bringing this live action adaptation of Voltes 5. It brought us the memories of our childhood. Lahat ng mga matatanda ngayon, it brought us the childhood memories ng Voltes 5. And yun, basta masarap lang sa feeling na nagiging bata tayo kahit minsan, di ba? So thank you Jeremy, thank you Direk Mark for sharing this kind of movie and at the same time teleserye. Yeah. So there you go. So maraming salamat sa inyo mga kung mga taste, at kung nagustuhan niyo yung
yung music video at saka yung song, mag-comment kayo dito sa baba. At kung nakustuhan nyo naman yung reaction at opinion ko, mag-comment kayo dito sa baba at babasahin ko lang yung mga reaction nyo. At kung kailangan ko mag-reply ba o mag-sasagot, something like that, gawin din ko. So, there you go. So, before I end this video, please don't forget these four things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channels. Taalan Kisho, ang Pinoy Talakan channel, Tamat Nam People Present, at Proudy Bromdy Vlogs. So, there you go. Maraming salamat. Okay, have a nice day, and bye-bye.